Sa mga nakaraang videos natin, tinalakay natin ang iba't ibang tunay na storya na pinagmulan ng mga Disney Princess. Ngunit sa video natin ngayon, ating pag-uusapan naman ang kwento sa likod ng cartoon show na Winnie the Pooh. Sinasabi nila, ang cartoon na ito ay binasi daw sa isang bata at ang kanyang mga laruan ay nagsilbing inspirasyon ng mga characters dito. Bilang babala, ang video na to ay nakakalungkot at maaring makasira sa childhood memories mo. Kaya naman kung interesado ka sa mga ganitong videos, ilike lamang ang video. Sabay mo na rin ang pag-hit na subscribe button at bell icon para una kang makakapanood ng mga bago kong uploads. Bago natin to simulan, ating balikan ang setup ng storya ng Winnie the Pooh. Ang teddy bear na si Winnie the Pooh ay pagmamay-ari ng batang si Christopher Robin. Ang karakter ng teddy bear na ito ay hindi naman katalinuhan at aking masasabi na hindi kataasan ng kanyang IQ. Ngunit ang nakakatuwa sa teddy bear na ito ay meron siyang ugali na wala sa karamihan dahil ang puso nito ay punong-puno ng kabutihan. Si Winnie the Pooh ay nakatira sa lugar na tinatawag na 100 Acre Forest. Kasama niya dito ang mga kaibigan niyang sina Piglet, Eeyore, Tigger at marami pang iba. Nagkaroon sila ng maraming adventures at isa na nga dito ang paghahanap ng pamilya ni Tigger. Kapag wala naman silang mga crazy adventures kagaya nito, ay madalas lang silang magkulitan at kumain ng napakaraming honey. Ngunit sa kabila ng masayang adventures nilang ito, ay merong malungkot na nakaraan ang pinagmulan ng cartoon show na ito. At ganito nagsimula ang storya. Noong August 21, 1920 sa Chelsea, London, pinanganak ang isang bata na nagngangalang Christopher Robin Milne. At oo, si Christopher Robin Milne sa cartoon show ay binase sa isang bata sa tunay na buhay. Ang kanyang ama naman ay si Alexander Alan Milne na isa sa mga famous writer at author noong mga panahon na yon. Sa pinakaunang birthday niya ay niregaluhan siya ng kanyang mga magulang ng isang teddy bear at sa sobrang pagmamahal niya sa teddy bear na ito ay pinangalanan niyang itong Edward. At ang tanong, paano kaya nakuha ang pangalang Winnie the Pooh? 9 taon nang lumipas, nang punta sila sa London Zoo, ay doon sila nakakita ng isang Canadian bear na may pangalang Winnipeg. Alam nyo ba, ang Canadian bear na si Winnipeg ang nagsilbing military symbol noong World War I. Dahil sa sobrang sikat nito, ay nagpa siyang military na i-donate ang bear na ito sa London Zoo. Dahil sa tuwa ni Christopher sa Canadian bear na ito, ay nagpa siya itong palitan ng pangalan ng kanyang teddy bear na si Edward at palitan itong Winnie. Ang pangalang po naman ay nakuha sa isang swan na nakita ni Christopher noong nagbabakasyon sila ng kanyang pamilya. Ilang taon pang lumipas, nadagdagan ang batang ito ng iba pang mga laruan at ang pangalan nito ay kaparehas din sa cartoon show kagaya ni Piglet the Pig, Kanga the Kangaroo, Eeyore the Donkey at Tigger the Tiger. Alam nyo rin ba ang mga larong ito ni Christopher Robin ay kasalukuyan nakadisplay sa New York Public Library at napakaraming turista ang dumadayo makita lang ang tunay na itsura ng mga larong ito. Noong 1925, ang pamilya ni Christopher ay nagpa siyang lumipat sa isang lugar na malapit sa gubat. Ang lugar na ito ay may pangalang 500 Acre Wood. Ang lugar na ito ay ang nagsilbing inspirasyon ng 100 Acre Forest na kung saan nakatira sila Winnie the Pooh. At kabilang sa mga makikita mo sa lugar na ito ay ang Pooh Stick Bridge, Eeyore's Gloomy Place at maging ang bahay ni Winnie the Pooh. Habang nandito sila sa lugar na ito, madalas panoorin ng kanyang ama ang pakikipaglaro niya sa lahat ng mga laruan niya. At dahil sa tuwa ng kanyang ama, ay nagpa siya itong gawing inspirasyon ng kanyang anak sa libro na kanyang isinusulat na ultimo sariling pangalan ng kanyang anak ay ginamit sa librong ito. Noong December 24, 1925, unang lumabas ang Winnie the Pooh sa London newspaper na tinatawag na The Evening News. At dahil dito, mas nakilala ang karakter na si Winnie the Pooh. Isang taon pang lumipas, mas lalo pang nakilala ang karakter na si Winnie the Pooh. Dahil nga, alam ng mga tao na ang mga characters dito ay binase sa tunay na tao at tunay na mga pangyayari. Kaya naman dahil dito, sikat na sikat ang batang si Christopher Robert Milne. Ngunit, dahil sa connection niya sa sikat na teddy bear na si Pooh, ay hindi naiwasan ang mga pambubuli sa kanya ng ibang tao. At ang batang ito ay bumaba ang kumpiyansa sa kanyang sarili.
ang pambubuli nilang ito ay nakaapekto ng lubusan sa batang si Christopher. Isa na ang halimbawa nito. Ay noong 1927 ay meron dapat na attendan na recital si Christopher. Ngunit dahil nga meron siyang sakit noong mga panahon na yun, ay napagpasyan na lang i-record ang recital niyang ito. Ang recital niyang ito ay tula mula sa libro na Winnie the Pooh. Ngunit ay tinawanan lamang ng mga bully at hindi na-appreciate ng karamihan. Isang taon nang lumipas, ang record na ito ay kinuha ng kanyang pinsan at isinabit sa taas ng puno. At habang nasa taas ng puno, ay kanilang pinagbabato ang record na ito. Para sa isang bata, ang pangyayaring ito ay masasabi kong napakalungkot dahil wala namang masamang intensyon ng bata para sumapit ng ganyang pambubuli. Isa pang nagpahirap sa childhood ni Christopher ay ang kasikatan ng librong si Winnie the Pooh dahil pakiramdam niya alam lahat ng tao ang kanyang buhay. Maraming taon nang lumipas, si Christopher ay nagpasyang sumali sa military. Dito sa lugar na ito ay nabuo ang galit niya sa kanyang ama. Ito ay dahil naramdaman niya na ginamit lamang ang storya ng pagkabata niya ng kanyang ama upang sumikat na tipong wala ng tsansa na makagawa ng sariling pangalan ang batang si Christopher Robert Milne. Kaya naman dahil sa panayam niyang ito, si Christopher ay lumaki na may galit sa kanyang ama at sa obra nito na si Winnie the Pooh. Taong 1948, mas lalo pang sumikat ang Winnie the Pooh. At ito ang panahon na nagpa siyang magpakasal si Christopher Robin sa pinsan niyang si Leslie. At oo, tama ka sa narinig mo. Nagpakasal siya sa pinsan niya. Hindi sang-ayon ang nanay ni Christopher sa pagpapakasal niya dito dahil ang ama ni Leslie ay kapatid ng nanay ni Christopher at noong mga panahon na yon ay hindi sila magkasundo nito. Kaya naman dahil dito, ang komunikasyon ni Christopher sa kanyang nanay ay unti-unti nang nawala. Ilang taon pa ang lumipas, si Christopher at Leslie ay nagpatayo ng kanilang bookshop. At ang nakakabilib dito ay hindi na sila humingi ng tulong mula sa kanyang ama upang mapalago ang kanilang sariling bookshop. Sa paglaki ni Christopher, hindi naging maganda ang relasyon nila ng kanyang ama. Ito nga ay dahil sa paggamit ng kanyang ama ng storya ng pagkabata ni Christopher. Nang mamatay na ang kanyang ama na si Alan Alexander Milne, ay dito na pilitang bumisita si Christopher. At pagkamatay nito, ituluyan na ngang naputol ang relasyon nila ng kanyang ina. Alam nyo ba, sa sobrang tagal nilang hindi nag-usap, 15 years ang lumipas. At bago mamatay ang kanyang ina, sa sobrang sama ng loob nito, ay hindi niling ng kanyang ina na makita si Christopher. At ang nakakalungkot dito, ay namatay na lang ito na hindi naayos ang kanilang pamilya. Pagkamatay ng magulang ni Christopher, ay nagkaroon sila ng anak ni Leslie. Ngunit, ang anak nilang ito ay may sakit na cerebral palsy o aking masasabi na hindi normal ang bata. Taong 1966, ang Winnie the Pooh ay tuluyan na ngang nabili ng Disney at ang kasikatan nito ay hindi na mapigilan. Alam nyo ba, ang Winnie the Pooh ay ang pangatlo sa pinaka-successful franchise ng Disney, sumunod sa mga Disney Princess at Star Wars. May mga libro ding nasulat si Christopher Robin kabilang dito. Ang isang libro tungkol sa mga pinagdaanan niya sa buhay na kung paano niya nalagpasan ang mga pagsubok sa buhay. At noong April 20, 1996, si Christopher Robin Milne ay pumanaw habang natutulog dahil sa isang muscular disease na tinatawag na myasthenia gravis. Guys, tandaan nyo na mahalin natin ang mga magulang kahit na meron silang pagkukulang o nagawang mali man sa atin. Ugaliin nating magpatawad at maging masaya sa buhay. Tandaan nyo na utang natin sa kanila ang ating buhay. Nagpapasalamat ako sa kanila sa pag-aalaga at pagpapalaki sa atin ng maayos. So dito muna magtatapos ang ating video. Kung interesado ka sa mga dark story nila Cinderella, Rapunzel, Snow White at iba pang mga fairy tales, ay click lamang ang card na lalabas sa bandang kanan sa itaas. Sabay mo na rin ang pag-hit ng subscribe button at notification bell dahil 80% ng mga nanonood ng video ko ay hindi nakasubscribe. Guys, dahil pinagbigyan ko ang request nyo, baka pwede naman ako makapag-request din na i-share nyo ang video na to sa inyong Facebook page para maraming makakapanood ng video na to. So guys, maraming salamat po at nagpapaalam, Dokumentador.